Okay, kamusta kayong mga kapower? I hope naririnig nyo ako ng maayos. So, magandang gabi sa ating lahat. No? Sa ating mga nanonood, welcome dito sa ating Q&A session. Sa ating mga first timer, I hope naririnig nyo ako ng maayos. Ha? Kasi sa akin okay naman. So yun, shout out sa pinakang unang nag-comment. Si Mylen. Okay, Mylen Vallejo. Okay, shout out. Pinakaunang nag-comment. Yun yung nakita ko dito eh. So, yun. Shout out kay Mylen Vallejo. Sa mga first timer dyan, comment kayo para ano, mabigyan ko din kayo ng shout out. And pwede nyo tong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyong matutulungan nitong ating Q&A session. No, pwede nyo silang i-mention dyan, pwede nyo i-share sa group chat, whatever, kung saan nyo man pwedeng i-share para isahan na lang, no? Para sabay-sabay na kayong hahataw pagkatapos. Alright, so sa mga first timer, alam na to ng mga payaman, alam na nila to. So itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday at 8 PM Philippines time. So it's already 8 PM, 8:02 PM. So every Friday 8 PM Philippines time. So kung ikaw ay first time na umattend dito sa ating Q&A session, mag-set ka na ng alarm or reminder sa phone mo para maka-attend ka, kasi hindi lahat na nagtatanong dito na sasagutan ko dahil late. Okay, late na dumadating. So mag-set ka na ng alarm or reminder para makapagtanong ka agad, tapos ikaw yung unang masagutan. Kung sino yung unang makita ko na tanong, yun ang unang masasagutan. Okay, so sa pagtatanong nyo, itong Q&A session natin, ang pinakang purpose nito, para sa mga first timer and mga bagong dating dito, ang pinakang purpose nito ay matulungan ko kayo, maturuan ko kayo kung paano kayo magkakaresulta sa iyong network marketing business sa ethical na paraan, regardless kung saang company ka man kabilang. Okay, and speaking of company, bawal tayong mag-promote. Yun lang naman ang rule natin. Okay, bawal tayong mag-promote, mag-mention ng any network marketing company. So kung meron kang gustong sabihin about sa company mo, sabihin mo na lang na company ko. Huwag ka na lang magbabanggit kung ano. Kasi I am currently actively building sa network marketing company ko din. Pero hindi ko yan babanggitin dito. Kasi hindi naman tayo magpapaweran dito. Okay, ang purpose nito is para siyang kung ikaw ay uma-attend sa mga NDO, mga training seminar noong wala pang pandemic, parang ganun, pero online at para sa lahat ng networkers, kahit saang company ka man kabilang, at ethical ang tinuturo. Okay, hindi ka tatuturuan ditong mga MADA, gumawa ng mga black magic, mamawir ng prospect, di ba? Hindi ganun. Okay, ethical, ibig sabihin yung mga bagay na alam nating tama. Alam mo naman yan eh, di ba? Pag may ginagawa kang unethical strategy, binabagabag yung konsensya mo, hindi ka mapakali. Diba pag may tinuro sa'yo si upline, sabihin mo, kumikita ka na kahit hindi pa. Yung mga ganon. Alam mo naman eh. Diba, yung mga unethical strategies na ganon. So kung ayaw mo ng ganon, para sa'yo itong, ano na to, itong Q&A session na to. Kasi i-imagine nyo na lang na for 1 hour, kasi hanggang 9 PM lang tayo, imagine nyo na lang na para nyo akong upline for 1 hour, tapos after 1 hour, talo-talo na ulit tayo. Okay, maliban dun sa part ng group ko, syempre, ng part ng team ko, upline talaga nila ako. So parang ganun na lang. So wala sanang magtatanong dyan ng, Coach, ano po sa tingin nyo po, maganda po ba itong Power Payaman International Company? Walang magaganon, okay? Kasi dinidelete ko yan or binablock ko. Pag ako na bad trip, block agad. Diba? Minsan mabait pa ako, dinidelete ko muna eh. Pero pag umulit, block na agad. So wag nyong gawin para para masaya, para common ground natin ito, okay? Para maging common ground natin ito at walang bias. Basta pare-pares tayong mga networkers, no? Pare-pares tayong ethical nation. Yan. Kunwari hindi ako nagpo-promote. Yan, ethical nation, okay? Ethical nation ay hindi kumpanya, no? Yet that ethical nation is a movement ng mga networkers na gustong maging successful sa ethical na paraan. 'Yun ang ethical nation. Okay, kung ikaw ay isang networker, regardless kung nasa ang kumpanya ka man kabilang, tapos ginagawa mo yung negosyo mo ng ethical na paraan, ethical networker ka na, tapos part ka na ng ethical nation, automatically walang membership, walang bayad. Meron tayong Facebook community. I think makikita nyo naman sa
ano na to, sa description or sa caption nitong video na to, nitong live na to. Or kung sakaling hindi nyo makita, hanapin nyo na lang, search nyo na lang sa Facebook Ethical Nation. No, ayan, spelling, Ethical Nation. Lalabas naman yun, isa lang yata yun eh. Yung Ethical, hindi ko pa na-try mag-search ulit ng ganun. So, pwede kayo mag-join doon for free. No, walang, ang ganun din ang rule doon, bawal magpawera ng kumpanya or anything. Okay. And pag ako nagsasagot sa mga tanong, gagawin ko yung best ko para masagutan yung mga tanong nyo with the limited time na meron tayo. Pag nagsasagot ako sa mga tanong nyo, by the way, is sasagutin ko yung real talk. Okay? So, sa mga bago, sasagutin ko yung real talk. Hindi ko yan sasagutin ng base sa kung ano yung gusto mong marinig. Okay? Hindi ko sasagutin yun ba? Hindi ko sasagutin yung tanong mo base sa kung ano yung gusto mong marinig. Ang isasagot ko sa'yo ay kung ano yung kailangan mong marinig. Kahit masakit, kahit magalit ka sa akin, wala akong pakialam. Kasi hindi ka naman nandito, no? Hindi ka naman nandito para makipagtropahan. Nandito ka para matuto, nandito ka para mag-improve at magkaroon ng resulta sa negosyo mo, diba? So ako real talk ako pagka sumagot. So kung meron sa inyo dyan na balat sibuyas, masyado kang sensitive, madali kang umiyak, konting sakit lang, iiyak ka na, I do not recommend na panoorin mo pa to. Kasi baka awayin mo lang ako. Baka awayin mo lang ako. Meron ng ganun sa akin dati. Hindi naman yata dito sa Q&A, pero sa mga post ko, na piniim ako, sabi, ano bang problema mo sa akin? Tapos hindi ko siya kilala. Sino ka? Diba? Ano daw, kasi yung post ko daw, wala, may binanggit ko ba yung pangalan mo dun? Ba't ka tinatamaan? Hindi ko nga siya kilala eh. Diba? So, wala sanang ganun. Kung ikaw ay balat sibuyas, masyado unsensitive, huwag mo nang panoorin to. Doon ka na lang sa fairy tale world kung saan lahat ay positive. Kalokohan. So, yun. Ano pa? Pag dadalawa yung tanong mo, give chance to others. Bibigyan ko muna ng chance na masagutan yung iba. Pag wala nang ibang tanong talaga, edi yun, sasagutin ko rin yung tanong mo. So, sa bawat magtatanong din is, ano yan ha? Yung magtatanong, ang sagot ko, hindi lang para dun sa nagtanong, para sa inyong lahat yun. Kasi I'm sure, meron at meron sa inyo dyan na nanonood, na nahihiyang magtanong, na ganun din yung tanong. So, yung nagtanong ay spokesperson nyo lang. Siya lang yung malakas ang loob, siya lang yung unang yayaman, kaysa sa iba din sa inyo. pero, para sa inyong lahat yun, hindi para dun sa nagtanong lang mismo. Okay? So, bigay nyo na yung best nyo sa pagtatanong. And, itong ginagawa ko ng Q&A session, wala namang bayad. Libre to, di ba? Nanonood kayo libre, wala namang kayo binayaran, di ba? Di ba? Meron ba? Wala naman, di ba? So, ang request ko lang sa inyo is i-like nyo yung Facebook page na to kung saan kayo nanonood, and i-click nyo yung see first. I-click nyo yung see first para ma-notify kayo every time na magkakanoon ng live, magno-notification sa inyo, di ba? Kung halimbawa ay hindi nag-alarm yung cellphone mo, halimbawa magno-notification sa Facebook mo kapag naka-live na tayo. And subscribe kayo doon sa YouTube channel ko. Doon sa YouTube channel ko, super daming video doon. Yun, mga technical talaga yun nandun. Kompleto mga training na mga videos na libre lang din. Yun lang hinihiling ko. Okay? Subscribe kayo. And like nyo tong page. Hanapin nyo yung pangalan ko doon saan. Doon marami pa kayo matututunan. Nandito lang rin yung link sa description ng video na to. Para doon sa YouTube channel. So doon, ang dami doon. Pwede nyong babaran yun. Ang daming videos doon. So, with that being said, finally, meron pa palang isa. Meron pa palang last. Meron akong ginawang ebook, which is yung Unlimited Prospects Handbook. Makikita nyo yung link dito sa description ng video. Tsaka dyan, may nakikita kayong, ayun, sa ilalim. Ayun, ilalim. May nagalaw na letters dyan. Yan, makikita nyo rin yung Unlimited Prospect Handbook dyan. So, yung Unlimited Prospects Handbook, dun yung matututunan kung paano kayo magkakaroon ng unlimited prospects para sa business nyo, kahit di kayo gumagamit ng Facebook ads. Okay, organic, free marketing itong ituturo ko sa inyo. Pero, yun ay para sa, ang Unlimited Prospect Handbook ay para sa mga masisipag at matyatyaga. Hindi yan pwede sa mga tamad na naghahanap ng magic, na mabilis ang pagyaman. Kung ganun ka, wag mong i-check yung ebook na yun kasi hindi yun para sa'yo. Okay, kung ikaw ay masipag, committed, dedicated ka talaga sa negosyo mo, pwede sa'yo yun. Siguradong makakatulong sa'yo yun. Alright? Kasi hindi naman magic, walang magic. Walang kahit na anong training na magic na matutunan mo lang yayaman ka na kagad. Napakalaking kalukuhan. Okay. So with that being said, let's proceed. Alright? Proceed na tayo sa mga tanong nyo. Okay? Once again, mention nyo yung mga teammates nyo, mga members nyo, or anyone na alam nyo na matutulungan itong
training videos na ito. Alright, shout out yung kay Josephine, yung mga masisipag ko tong mga members ni Sugar, Princess Mark, Joey, Aleha, okay, si Coach Lubin, Payaman, alright, Janet, Mary Joy, Martin, Alfie, Makmak, Vale, sino pa? Manilin, Annalyn, alright, so yun, mamaya naman yung mga, yung iba. So may nakita na akong tanong eh. Okay, Mark, paano po yung tamang approach kay invite or prospect? Kasi sobrang mahihiyain ako, yung tipong pag may kausap na ako prospect, di ko na alam sasabihin at kinakabahan. So yun, alright. Check mo yung unlimited prospects handbook. Okay, nandun yung details ng lahat ng pag-invite. And marami rin ako sa YouTube videos, sa YouTube na mga videos ko na puro pag-invite. Okay. So siguro ang sasagutin ko na lang dito is yung pagiging mahiyain. Maniwala kayo sa hindi, ganyan din ako dati. Kung hindi ka naniniwala, itanong nyo sa magulang ko, itanong nyo sa mga klase ko nung high school, itanong nyo sa mga kaklase ko nung college, no. Kung hindi kayo naniniwala. Ngayon na lang nagbago na lang kasi nga kailangan kong gawin eh. So yun nga yung point ko dito sa sasabihin ko. Na it's either gamitin mo yung pagiging mahiyain as an excuse or gumawa ka ng paraan para malampasan yan at kunin mo yung pangarap mo. So napaka, parang sa akin, nakukornihan ako pag nagsasalita ako ng ganun. Pero yung totoo naman kasi talaga eh, it's either your excuse or pangarap. Hindi pwedeng parehas, pipili ka ng isa. Kasi naging excuse ko din yan, mahiyain kasi ako eh. Alam mo yun, sa networking, di ba, madalas sinasabi ng mga walang alam sa networking na Para ka umasenso diyan sa networking, para kayo umaman diyan, kailangan madami kang kaibigan, kailangan ma-influensya ka, kailangan maboka ka, kailangan magaling ka magbenta-benta. Di ba? Madalas mga nagsasabi nun yung mga walang alam talaga sa networking o yung mga hindi nag-succeed sa networking. So at some point totoo naman talaga 'yon. Ang problema lang doon, sinasabi nila 'yon bago ka pumasok, dapat may ganun ka na. Yun ang problema dun sa sinasabi nila na yun. Totoo naman na pag maboka ka, pag ma-influensya ka, pag maraming kang kakilala, pag magaling ka magbenta, magaling ka magsalita, talagang may points yung mga yan. Okay, may points yung mga yan. Pero ang problema is, yung iba, akala nila requirement yun bago ka pumasok. Mali. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman ako ganito dati. Hindi ako magaling magsalita, hindi ako umiimik. Hanggang ngayon naman, may ganun pa rin naman akong part. Umiimik lang ako sa mga tamang lugar, tamang panahon na kailangan kong umimik. No? Pero maghapon dito, alam ng mga kasamahan ko dito sa bahay, maghapon din naman ako umiimik. Nandito lang ako at tumatrabaho. So, yung mga bagay na yan, nakuha ko na after kong pumasok. It took me years. As of today, almost 7 years na ako, September, October, November. 2 buwan na lang, 7th year anniversary ko na dito sa industriya ng networking. So, okay, magtataka kung bakit ako ganito na ngayon. Di ba? Okay, magtataka, 7 years na eh. Sobrang tagal na, walang tigil ha. Walang tigil 'yon. Tuloy-tuloy 'yon. Tuloy-tuloy kahit sobrang daming failures, rejection, paulit-ulit na pagkakamali, paulit-ulit na pagbagsak, tuloy-tuloy 'yon, di ako tumigil. Okay, di ako nagdadrama. So, yun yung sa akin. Kaya na-develop ko na siya. So, kung mahihain ka, normal naman yun sa simula. Kasi, di ba yung sinasabi, yun nga, balikan ko yung sinasabi ko, yung mga requirement, mabuhok ko, may influensya, madaming kaibigan. Kabaliktaran ko yun lahat eh. Wala akong kaibigan, literal, no, pagbalik ko dito ng Lucena, wala akong kaibigan. Kasi nag-high school ako ay sa Bicol. So, pagbalik ko dito, hindi ko na alam kung nasan yung mga kaibigan ko. Meron akong na-meet na ilan, pero magkakahiwalay na yung landas namin. Sa iba't ibang school na kami. No, bumalik ako dito sa Lucena for college, wala na akong kakilala. Nung pagpasok ko sa college na pinasukan ko, dito sa amin, wala akong kakilala doon, ni isa. Wala akong kaibigan doon, ni isa. At hindi ako pala kaibigan. Hindi ako ma-influensya. Hindi ako maboka. At lalong wala akong kaalam-alam sa pagbebenta. Kasi ang programming sa akin ng magulang ko is mag-aral ka na mabuti para makagraduate ka at makahanap ka ng magandang trabaho. Familiar ba kayo doon? Familiar ba kayo doon? Or yun lang talagang sa akin kasi special ako. So, yun, ako lang ang naturuan ng ganun. Di ba? Di ba? So, ganun din ang programming sa akin. So, wala akong kaalam-alam doon sa mga bagay na yun. Ba't nandito ako ngayon? Kasi, hindi ko hinayaan na maging excuse ko yun. Hindi ko hinayaan na manatiling ganun ako.
So, dinevelop ko yung sarili ko kahit sobrang hirap. At para mawala yung hiya mo, walang ibang paraan kundi magkamali ka na magkamali sa pag-i-invite sa akin. Wala naman kasing perfect script na perfect na sasabihin sa invite mo tapos, ay sige, sali na ako. Walang ganun. Yun yung tandaan nyo. Okay, okay lang yun sa mga baguhan, naghahanap kayo ng ganun. Naintindihan ko kayo kasi naghahanap rin ako ng ganyan. Para ka naghahanap ng unicorn yan eh. Para ka naghahanap ng tooth fairy. Para ka naghahanap ng Pegasus. Diba? May ganun ba? Naghahanap ka ng wala. So, okay lang yun. Sa simula, normal lang. Pero at least ngayon, alam niyo na, na walang ganun. Okay. Maraming pagkakamali. Mahahanap at mahahanap sa mga experience na ginagawa mo sa ginagawa mo, sa mga prospecting na ginagawa, magtetest ka na magtetest ng iba't iba eh. Tapos, mahahanap mo dyan kung alin yung nag-work sa'yo. At saka, and one thing, another thing is hindi naman porket nag-work sa'yo ngayon, mag-work forever. Paiba-iba yan. Kaya willing dapat tayong mag-adapt at mag-adjust. So with that being said, yun, para kay Mark at para sa inyong mga nagtatarong rin ng ganito, check nyo yung Unlimited Prospects Handbook. Okay, nandun. Doon ako nagturo. May mga script doon pero hindi pa rin yun magic. At least, pinrenovide ko lang yung mga script na yun para magkaroon kayo ng guide. Paano nyo sila kakausapin? Pero pwede namang i-edit yung mga yun. Depende sa personality mo. Hindi ko nire-recommend na i-copy-paste. Pwede. Pero I recommend na gagawa ka ng sarili mo base dun sa kung ano yung tinuro ko dun. Alright? So, yun. So, next question tayo. Shout out. Sino pa nandito? Romel. Ronald. First time. Welcome, Ronald Esmael. So, we hope makasama ka namin dito. Mapabilang ka sa mga payaman. Sa mga kapower natin, mga payaman. Raymond Kyuzuke. Bago din. O, yan. Welcome dito sa ating Q&A session. Sana makasama namin kayo. Mga first timer dyan, I hope makasama namin kayo. Okay. Oh, bet. Naka-timing din. Laging late sa video. Okay, at least, ayan, umabot ka na. Okay. Sana. Next question natin. Okay, from Gerald. Gerald Subia. Pwede po ako mag-join sa team nyo kahit nasa iba MLM company ako. Gusto ko matutunan ng tamang pang-invite. No, I do not recommend that kasi unang-una sa lahat, bawal sa amin yun. At ikalawa, may Unlimited Prospects Handbook naman. So, pwede mong i-check yun. So, yung mga training materials na nandun sa Serrano Academy, merong free, merong paid, is para sa lahat yan. Walang specific na team or company yung mga training na pre-provide ko. So, yung Serrano Academy, meron iba dito sa inyo nanonood sa Serrano Academy page. So, ang purpose nun, kaya ko ginawa yung Serrano Academy is para sa ganun. No? Kasi hindi naman lahat kayo pwedeng maging part ng team ko. Alam ba, meron sa inyo dyan na talagang napakalaki na itulong sa iyo ng product ng current company na kinabibilangan mo. Di ba? Talagang baliw na baliw ka dyan sa kumpanya mo. Alam nga naman, tapos may mga member ka, alam nga naman lumipat ka para lang. Di ba? I do not recommend that. Kaya ginawa ko yung Serrano Academia para kahit sino na networker at kahit nasa ang kumpanya, pwede nyo ma-access yung mga training ko doon na tinuturo ko rin sa team ko. Yun nga lang, yung mga nauuna syempre, turuan ko yung team ko. Tapos, kapag nakitaan ko na ng result, kumbaga parang yung team ko tuloy yun parang nagiging testing ground. No? Pag nakitaan ko na ng result, kasi ina-adjust yung bawat training namin. Kasi nga, sabi ko nga diba sa inyo, hindi forever nag-work ang strategy. No? Hindi porket nag-work kahapon, mag-work ulit kinabukasan or the next week, the next month. Lalo-lalo na kung ginagamit nyo si Facebook kasi pabago-bago to. Tinan mo, ang ginagamit mo ngayon na Facebook, yung pinipilit nilang bagong itsura na ang sama naman kulang-kulang. Wala na akong choice, hindi ko na maibalik sa luma, wala nang nakalagay eh. So, pabago-bago kasi sila. So, yun, kailangan nag-a-adapt rin tayo. So, mayroon recommend ko sa inyo yung Serrano Academia, doon kayo pumunta. May mga links dito sa live mismo nito, hanapin nyo. Ayan pala, naandar, oh. Kitang-kita nyo naman, kaya nga mabagal yan para makita nyo eh. Alright. So, yun. Next question. About sa inviting lang naman, dami ko naman training about doon. Sa YouTube ko, yun, Unlimited Prospects. Ang buong dami. Okay. Question from Arvin Bayaborda. Paano po kung hindi na ituro ng upline yung sistema o basic? Okay lang po bang magtanong sa mas mataas na upline? Hindi po ba sasama ang loob ng upline ko?
So okay lang naman, I think okay lang naman 'yun. Wala namang problema 'yun pagdating dun sa ano, pagdating sa tawag dito, pagdating sa, kasi kung hindi ka talaga niya naturuan nung basic, edi baka pagalitan pa siya nung apply mo. Pero okay lang 'yun. Huwag niyo isipin kung ano yung, kung sa tingin niyo wala namang kayong gagawing masama. 'Di ba? Anong masama? Eh, gusto kong matuto eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa negosyo ko, sumali ako, karapatan ko na matuto. 'Di ba? Karapatan ko na matuto. Eh, hindi niya ako tinuruan, edi hanap ako ng iba na magtuturo sa akin. Bakit naman siya magagalit sa akin? Ako ba nga dapat ang magalit sa kanya eh? Kasi hindi mo ako tinuruan eh. Kung tinuruan mo ako, hindi naman ako hanap ng iba na magtuturo. So ganun lang 'yan. No, exercise your rights, 'di ba? Diba, pa-English tuloy tayo. So pwede naman wala namang problema 'yun. No, hanap ka ng mas apply na magga-guide sa iyo. Kung hanapin mo hanggang umabot ka sa 001 niyo. Or kung wala, ano naman mas madali, pumunta ka sa YouTube channel ko. Okay, punta ka doon. Ang daming training doon. Halos lahat ng isa-search mo andun na. At every week ko naman 'yung dinadagdagan. Every Wednesday ako naka-schedule na maglagay ng mga training doon. Nung isang araw lang nag-shoot ako ng mga bagong videos, di pa ako tapos. May mga idadagdag pa ako na bago. Madami. Every Wednesday naman 'yun at 9 PM, nag-upload ako ng bago. 9 PM or medyo minsan na late, pero Wednesday nagpo-post ako diyan 9 PM. Sa mga bago. So i-search mo doon. Hanapin mo doon, ang dami doon. Hanapin mo lang 'yung pangalan ko, Carl Serrano, K, hindi C, K, tapos double R 'yung Serrano. So andun, search mo sa YouTube, marami naman training doon. Meron din training doon yung basic. Ano yung anim na bagay na dapat matutunan ng isang bagong networker? Meron doon. Mahaba-haba yung training na yun. Nasa 40 minutes mahigit. Nandun. Okay. So, yan. Next question. Next question. Meron ba dito? Okay, shout out. Sino to? Lorenzo. Lorenzo Kagud. First time. Okay, sa mga first time, welcome dito sa ating Q&A. I hope na makasama namin kayong mga first timer every week, every Friday 8 PM. Alright. So, yun, next question. Aaron Sanggalang. Ikaw pala si ethical guy. Okay. Ito, ask ko lang coach, paano po pag gusto kong i-explain sa mga ibang potential leaders ko sa dating company kung bakit ako lumipat pero yung iba ayaw talaga magbigay ng time? Dapat ko pa bang silang pilitin na ipaalam sa kanila yung reason or wag na po? Na? Pagdating dito, meron tayong strategy kasi nakita ko yung ano yung frame mo. So i-PM mo na lang ako about doon. Pero kung meron sa inyo na ano, meron sa inyo na ganun na may nilipatan kay ibang company tapos yun. Sa totoo lang dapat ano, kinausap niyo na sila before, hindi yung after. Ang purpose lang naman kasi noon kasi nga, 'di ba? Naituro ko na to ilang beses na sa na huwag kayong magdedesisyon nang base sa emosyon. So kung talagang desidido ka na talaga na ayaw mo na, sawa ka na sa poweran kasi dumating din ako sa time na ganyan eh. At kung hindi ako nagdesisyon ng ganun, wala itong lahat ngayon, walang Team Genuine, walang Ethical Nation, walang Serrano Academia. So hindi ako nag-quit sa networking, nag-quit lang ako sa pagiging unethical. So kung hindi ako nag-decide na ganun, wala to lahat. Kaya dumating din ako sa point na ganun kasi may mga na-build na rin ako na relationship doon kahit papaano doon sa dating company na kinabibilangan ko. Ang importante lang pag gaganon kasi is huwag masira yung relationship. No? Kausapin mo lang sila and sabihin mo kung bakit, sabihin mo yung dahilan kung bakit. Yung mga members mo, hindi yung upline mo. Okay, yung mga members mo, hindi yung upline mo kasi yung upline mo, be-brainwashing ka lang ulit niyan or... Diba, sisiraan ka niyan sa ano, pag nalaman nila na yun yung plano mo, sisiraan ka niyan sa mga members mo. Pag mumukayin ka niyan masama, ganun talaga eh. Ganun pag mga unethical networkers, yung mga unprofessional. Malalaman mo ang tunay na kulay ng isang tao pag wala ka ng pakinabang sa kanila. Totoo yan. So, kapag ka ganun, kausapin mo lang yung mga members mo. Kung bakit, tapos, ito, ganito, ganyan. Pero kung pares kayo na sitwasyon
ni Iron. Kaya as much as possible before, wag after. Kasi parang ano na sa kanila yun eh. Parang tawag dito, parang ano bang magandang tamang term? Hindi, ang naisip ko kasi parang disrespect. Parang pero hindi disrespect yung tamang term. Hindi ko maisip yung tamang term. Pero yung pakiramdam ba na malalaman mo, ba't nandun na si Apply? Pinasalin niya ako dito, tapos bakit andun na siya? Ba't nasa ibang kumpanya na? Diba? Yung ganung feeling na nagtiwala sa'yo yung tao, yon ang iniiwasan natin. Kaya before kayo mag-decide ng ganun, kakausapin niyo muna sila. Na ito yung decision ko, hindi niyo kailangan sumama sa akin. No, yun ang yun. Huwag niyo silang pipilitin, hindi niyo kailangan sumama sa akin. Pero since kung ikaw yung nagpasali sa kanila, since ako yung nakapagdala sa inyo dito, tutulungan ko na lang kayo sa abot ng makakaya ko kung ano yung pwede kong maitulong sa inyo. Kasi ito, yung sasabihin mo na talaga lahat. Kasi ganun din yung ginawa ko before eh. Sabi ko, ayoko na ng ano eh, ayoko na ng ganito, ayoko na ng unethical, hindi na kaya ng konsensya ko eh. Diba? Hindi na kaya ng konsensya ko. Talagang ayoko na maging unethical. Kasi para sa akin, parang na-realize ko rin nung, kasi ang ginawa ko ng mga time na yun, sabi ko, bakit paulit-ulit yung nangyari sa akin? Ginawa ko for 1 week. Na? For 1 week, hindi ko kinausap yung mga uplines ko, hindi ako pumunta ng office kasi traditional way yung dati, kailangan everyday ka pupunta ng office kahit wala ka namang gagawin dun. So, hindi ko sila kinakausap, hindi ko talaga ano. Tapos dun ko na-realize. Ang dami kong na-realize doon. Which is, yun nga yung mga nilagay ko doon sa Walang Paweran bootcamp. Ang dami kong na-realize nung mga time na yun. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ngayon ko lang to naisip? Bakit ngayon ko lang to na-realize? Isa sa mga na-realize ko doon is, kaya ako paulit-ulit na nag-fail, bumabagsak. Even kumikita ako nung mga time na yun. Nagagawa ko pa rin kumita, pero sa pagsisinungaling sa mga tao. Sabi ko, bakit ganun? Kaya isa sa mga na-realize ko doon, karma. Starting no, natakot ako sa karma. Kaya meron man nakatingin o walang nakatingin, gagawin ko kung ano yung tama. Kasi takot ako sa karma kasi nakikita ng karma lahat eh. Di, makaligtas ka man, di ba nga may sabi nga, may kasabihan nga, ewan ko, nalimutan ko na kung saan ko ito nabasa. Makaligtas ka man sa mata ng tao, di ka makakaligtas sa mata ng nasa taas. So, sabi ko, ayoko na ng ganun. Hindi ko na kaya yung ganun. So ayoko naman loko. Sabi ko, pwede naman siguro, hindi ko pa alam eh, pwede naman siguro na umasenso ka na wala kang inaapakan tao, na wala kang niloloko, wala kang pinagsisinungaling, wala kang binabaliw. And that's the time na nag-decision ako na mag-search. Seek and you will find. So malamang sa malamang, kayong mga nandito ngayon na nanonood, nakapanood ng mga videos ko, no? Ganun din kayo. Dumaan rin kayo dun sa ganun, kaya ka nag-search. Ano pa pinagtuturo sa akin ni Apple, bakit ganun, nakakakonsensya? Ay makapag-Google nga, 'di ba? Makapag-YouTube nga, 'di ba? Kaya nahanap niyo ako. Pero nung time ko na 'yon, wala eh. Walang nagtuturo ng ethical. Wala rin naman nagtuturo ng unethical. Pero magagaling kasi sila eh. Alam nga naman, wala naman kayo siguro makikita sa YouTube. Ewan ko ha. Wala akong nakita eh. Makikita sa YouTube or sa Google na nagtuturo na networker na Pinoy, natuturuan ka kung ganito yung tamang diskarte kung papaan mo pagsisinungalingan yung prospect mo para mapasali mo siya. Tinuturo nila yan sa personal. Siyempre, matatalino sila lang naman sirain nila yung mga sarili nila, diba? So, walang magtuturo ng ganun. Pero yung mga natutunan ko before is namamihalo pa rin talagang unethical. Kaya sabi ko, magtatry ako. Which is sobrang daming. Di ba sobrang daming? Madaming nagbash sa akin tapos nalaman ko na sinisiraan na ako dun sa dati kong company, kung ano-ano na sinasabi sa akin. Ganun talaga eh. Pag wala ka ng pakinabang sa kanila, lalabas yung mga tunay na kulay nila. Diba? So, nung mga time yun, ginamit ko yun as motivation para patunayan na kaya mo maging successful sa ethical na paraan. Ngayon, di wala na akong balita sa kanila. Di na sila nagpaparamdam. Lalo pang dumaan yung COVID. Kasi I'm sure marami doon nagkabatakan. Mga pamawer nila nagkaabatakan ngayon, oh. Walang pambayad eh. So karma 'yun. Hindi ako masaya sa kung ano man nangyari sa kanila na negative, pero I hope na natuto na sila doon. I hope, sana. Diba? Pero wala rin naman akong pakialam eh kung hindi pa rin sila matuto.
the more na maraming unethical networkers, the more na mga ganun, yung mga talagang batikang manluloko at sinungaling na talaga, is the more na may opportunity ako para mas mapalaki yung ethical nation. Diba? Kasi marami silang niloloko, marami tayong gigisingin, marami tayong matutulungan. Okay? So yun, kaya medyo lumayo na tayo doon, pero sa tanong ni Aaron, pero yun, pagka kayo naka-experience ng ganun, huwag niyong iiwan yung member niyo. No? Kahit isa lang yan, nagtiwala pa rin yan sa'yo. Diba? So before ka mag-decide, kakausapin mo muna sila, hindi after. Okay? So yun ang sagot ko regarding dyan. From Maria na lang, kasi hindi ko mabasa yung buong pangalan. Maria Juana Liza. Right? Hindi ko mabasa yung hindi ko mabasa yung talagang pangalan. Paano ibalik ang kilig sa networking? Okay. Balikan mo kung bakit ka kinilig in the first place. Di ba? So yan, ito yung isa sa mga madalas rin itong maitanong sa akin. Paano ibalik yung kilig? Paano ibalik yung gigil? Diba? Sino ba sa inyo yung ganun din? Nawala yung gigil mo sa network, nawala yung kilig sa network. Diba? So, comment kayo dyan kung sino sa inyo mga katulad ni Maria. Para malaman din ni Maria na hindi siya nag-iisa. Kung sakali mo meron sa inyo dyan. Kaya, I'm sure marami. Kasi dumaan din naman ako sa ganyan. And I think lahat ng networkers pagdadaanan din yung ganyan. Okay, pagdadaanan din yung mga nawawala yung kilig, nawawala yung gigil. So, bakit nga ba? Pero bakit? Yun ang tanong eh. Kasi, ito din, pag ako kasi sumasagot sa tanong, kaya minsan mapapansin nyo, parang lumalayo yung sagot ko sa tanong. Hindi naman talaga ako lumalayo. Most of the time, hindi naman talaga ako lumalayo. Minsan, medyo lumalayo talaga ako sa topic. Pero madalas, hindi naman talaga ako lumalayo. Kasi ang gusto ko ditong masolusyonan is yung pinakang ugat ng problema. Madali lang naman kasi sa akin sabihin, actually ito, solution to. Maria, mag-ano ka, manood ka ng mga motivation video, balikan mo yung reason why mo, tapos. Pero kapag hindi nyo kasi naiintindihan, bakit ba nangyayari ang problema na yan, mauulit at mauulit lang. Hanggang sa maumay ka na lang. Diba? So, parang sa sakit, kailangan malaman mo yung pinakang ugat ng problema. Kailangan yun ang mamatay, hindi yung sintomas. Hindi yung sakit mismo, kundi yung ugat, saan ba nanggaling yan? Bakit nagkaroon ng ganyan? Bakit nagkaganyan? Okay, so ganun ako sumagot. Kaya minsan, mapapansin nyo, parang bakit ang layo ko? Yung iba sa inyo, meron akong mga kasi, pero sobrang konti lang naman nila. Diba? Na sinasabi nila na mag-direct to the point. Kung gusto mo direct to the point, then kausapin mo sarili mo, huwag mo akong kausapin. Maghanap ka ng ibang panonoodin, 'di ba? Mas marunong ka pa sa akin. Okay. So 'yun. Bakit nawawala yung kilig sa networking? Bakit nawawala yung gigil, 'di ba? Pag simula, usually sa simula na experience natin yung ganyan. Sobrang excited, power na power, pump up na pump up. Tapos time goes by, nawawala. Dahil yan dun sa mga negative emotion na na-experience natin. Yung mga rejection, yung mga failures, mga pagkakamali, yung mga taong hindi naniniwala sa atin, na pinakamasakit dun is yung family, which is yung reason why yung mga taong reason or yung mga taong rason bakit mo ginagawa yung negosyo, sila pa yung humihila sa'yo pababa. Ha? Relate ba? Relate? Comment kayo dyan kung nakaka-relate. Okay, comment kung nakaka-relate. Yung alam mo yun, kayo nga yung reason why ko bakit yun ito ginagawa, tapos pinipigilan nyo ako, yung mga ganong drama. So yun ang reason bakit nawawala yung gigil. Kumbaga, parang sa apoy, diba? Parang sa apoy is ang nangyayari, nag-aapoy ka sa simula, tapos nung na-experience mo na yung mga ganong bagay, which is most of the time, unfortunately, hindi na ipapaliwanag sa mga baguhan na networker, dahil dun sa mga unethical networkers din, depende kung paano ka napasali, hindi na ipapaliwanag na ganun. Diba? Pero I think even yung mga old school, yung mga unethical, pinapaliwanag pa rin naman nila yun eh. Pag nandun ka na sa loob. Diba? So, ang nangyayari is yung apoy mo parang tinatabunan ng buhangin. O nilalagyan ng tubig nung mga negative experiences. So, lumilit yung apoy. So, nawawala yung gigil mo, nawawala yung kilig. Okay, yung kilig mo sa networking. So,
Kaya ganun, dahil sa mga negative emotion na hindi natin naiintindihan. Sa simula, hindi talaga madaling maintindihan. Kailangan mo kasi talaga ma-experience yan. Kahit pa-explain kasi sa atin ng mga uplines na hindi magiging madali, ha. Maraming mga rejection, maraming failure, pagkakamali, okay lang yan, pero okay lang yan. Maiintindihan mo talaga pag ikaw na nakakaranas, eh. Kahit anong sabi ni upline, maiintindihan mo lang yan kapag ikaw na mismo yung nakakaranas. Okay. Kaya kailangan ikaw mismo yung makakaranas talaga. At kapag hindi mo pa yung nararanasan, ibig sabihin, baguhan ka pa lang or hindi mo ginagawa yung negosyo mo. Okay. Hindi mo ginagawa, hindi mo ina-apply kung ano yung natutunan mo. So, kung hindi mo yan kung hindi mo yan na-experience. Okay? So, yun yung ano ko dyan. Yan yung importante na maintindihan nyo yung ugat kung bakit siya nagkakaroon ng ganun. So, ngayon, ano yung pwede natin na gawin since ganun yung nangyayari, di ba? Kapag nakaka-experience pala tayo ng negative na bumababa, lumiliit nang lumiliit yung apoy. So ano yung kailangan natin gawin? Paano mo ulit palalakasin yung apoy? Nabanggit ko na kanina yung sinabi ko kanina, motivate, manood ka ng mga motivational videos, di ba? Balikan mo yung reason why mo kasi yun naman talaga. And yun nga, even yung reason, yun ang masakit dun, eh, pag yung reason why mo mismo yung pumipigil sa'yo. Pero, sa akin kasi, para sa inyo, pwede nyo din tong gawin, ha? Hindi kasi ako emotional. So, hindi ako emotional, hindi ako madramang tao. Ma-pride akong tao. So, nagamit ko kasi yung pride ko sa tama. Yung sinasabi nila, bawal ma-pride. Most of the time, bawal talagang gamitin yun. Hindi talaga maganda na ginagamit yung pride. Pero ginamit ko yung pride ko sa tama na hindi ko alam. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag ni-negative ako, mas lalo ako nagigigil. So, baliktad, di ba? Pag sinabihan mo, wala ka mararating sa mga ganyan, mas lalo ako nagigigil. Okay, kasi may isa sa mga family member ko na parang ganun yung sinabi niya. Hindi naman directly niyang sinabi sa akin, pero narinig ko sa iba na sinabi niya na yung mga nagne-networking, wala namang patutunguhan yan. Alam niya na nasa networking ako. Okay. Wala namang patutunguhan yan. Nanggigil talaga ako dun. Kasi sabi ko, sige, papatunayan ko. Ano ba? Kaya yung nanay ko, nagsawa na lang ng kakapigil sa akin kasi hindi niya alam. The more na pinipigilan niya ako, the more na nag-go ako. No? So, para sa akin, ano yan? Skill yun. Kaya mo siyang matutunan. Okay, nasanay ka lang siguro talaga na magdrama ng magdrama. Pero, kaya mo sanayin din yung sarili mo na ganun. So, ang pwede mong gawin kapag ka ganun ka, yung madrama, pwede mong iiyak. Pag nasasaktan ka, huwag mong pipigilan. Huwag mong kukontrahin. Yung ginagawa ng iba, hindi, think positive. Huwag ganun. Pinahihirapan mo yung sarili mo ng ganun. Mali yun. Ang gawin mo, isiiyak mo. Kung nasaktan ka talaga, umiyak ka. Diba? Huwag naman siguro sa harapan ng mga tao. Magsulo ka muna. Umiyak, labas mo yung sama ng loob mo. Ikaw lang yung nakakarinig. Or kung gusto mo, pwede rin. Lapit ka sa upline mo. Lapit ka sa mentor mo. Lapit ka sa successful na tao na alam mo makakatulong sa'yo. Hindi sa kaibigan mo na yayayain ka mag-inom. Hindi. Sa mentor mo, sa upline mo, sabihin mo yung sama ng loob mo. Upline, na-reject ako. Upline, pinipigilan ako ng pamilya ko. Labas mo yung drama mo dun sa kanya kasi I know he or she, yung upline mo, can tolerate the drama. At maintindihan ka naman niya kung siya ay talagang leader. Maintindihan ka naman niya kasi lahat naman tayo ay dumaan sa ganun. So, ngayon, pagka nailabas mo na yung sama ng loob, that's the time to think. Ang ginagawa kasi natin, ginawa ko rin before, is kapag ka nakaka-experience ako ng negative na emotion, pinipilit kong labanan. Hindi, think positive, payaman ako, power, blablabla. Diba? Ano yun eh, mahirap, pinipigilan mo yung, sinusuppress mo yung emotion. Yan nga yung naging problema ko na hanggang ngayon, na inaayos ko pa din, na sinusuppress mo yung emotion instead na ilabas mo na lang, na walang, na hindi ka makakadamage na, physical man or psychological, di ba? Kailangan mailabas. Sa mga babae, madali kasi sa inyong umiyak. Sa mga lalaki, medyo challenging. Kaya, kapag lalaki ka, no, kung kaya mong umiyak ka, lumapit ka sa mga mentors mo. Ako kasi ang ginagawa ko, pag ganun, umiyak ako mag-isa. Pag yun talagang sobrang tindi na nung na-experience ko, mag-isa. Ayoko nung, hindi ako mahilig mag-share ng problema. Although nag-share din naman ako minsan sa mga mentors ko, yung mga taong pinagkakatiwalaan ko lang talaga, pero madalang. Most of the time ako, talagang sinusolo ko, talagang umiyak. Ako yun, hindi ikaw. So alamin mo yung sayo, kung saan ka talagang nakakapag-release ng emotion. Kasi unstable emotion, unstable income, yan ang turo ng CEO namin.
nung isa sa din sa mga mentors ko, pag unstable yung emotion mo, mahirapan ka na magnegosyo. Maghirapan ka na gawin ang kahit anong bagay. At kapag unstable ang emotion mo, wag na magdi-decision kasi siguradong mali yung magiging decision mo. So gawin mo, ilabas mo muna yan. Then once na nai-release mo na yung emotion na yon, that's the time na mag-isip ka na. Wala na eh. Okay ka na eh. Pagka nawala na yung emotion, madali na mag-isip. Pansin nyo? Balikan nyo yung mga previous experience nyo. Pag nawala na yung, ano, yung emotion, madali na mag-isip. Nakakapag-isip ka na ng matino. Diba? Bakit nga ba? Kung ginagawa ko to para sa kanila, kung makikinig ako sa kanila, na itigil ko na to, sila yung reason why ko eh, diba? Sila yung reason why ko, pinipigilan ako. Pero kung makikinig ako sa kanila, aasenso ba ako? Ibibigay ba nila sa akin yung pangarap ko? Alam nyo naman yung sagot eh. Diba? Kung makikinig ako sa nanay ko, sa tatay ko, yes, mahal ko sila. Pero magiging successful ba ako? Successful ba sila? This is a hard pill to swallow. Okay? I do not meant to offend any parent. Okay? I do not meant to offend any parent. Mahal ko yung mga magulang ko. Pero ang punto ko kasi is, gusto kong yumaman eh. Gusto kong umasenso eh. So kung gusto kong yumaman at umasenso, kanino ako maniniwala, makikinig at magpapaturo? Sa yumaman at umasenso. And most of the time, di ko sila kilala. Di ko sila kaano-ano, di ko kakilala. Mentors ko ngayon, di ko naman kaano-ano, di ko kakilala. Mga naging mentors ko before, hindi ko kaano-ano, di ko rin kakilala. Pero sila yung nakatulong sa akin para makarating ako nasan ako ngayon. Sa kanila ako, pinili ko na sa kanila makinig eh. Sa kanila maniwala. Kasi napakasimple lang na logic eh. Gusto mo matuto, gumaling magluto, paturo ka sa magaling magluto. Kung gusto mo na matutong maglangoy, magpaturo ka sa marunong maglangoy. Napakasimple nung logic. Ganon din sa pag-asenso, ganon din sa pagyaman. Gusto mong matutong umasenso, paturo ka sa umasenso. O diba? O yung mga tao nag-negative sa'yo, yung mga tao nagsasabi sa'yo kung ano-ano, tingnan mo muna kung anong buhay na meron sila. Kaya ka ba nilang turuan umasenso? Kaya ka ba nilang turuan na makuha yung pangarap mo? Kung oo, hindi makinig ka sa kanila. Doon ka na. Makinig ka sa kanila. Hindi ako nagbibiro. Makinig ka sa kanila. Kaya ka naman pala nilang turuan umasenso eh. Hindi lang naman kasi, ito ha, hindi porket networker ako, no? Sabi nga ayoko ng bias. Hindi lang naman nasa networking pag-asenso, marami pang ibang ways. Marami pang ibang industry. Para sa akin lang, networking yung pinakamadali. Networking yung pinakamadali. Pinakamaliit na puhunan, pinaka-lowest risk, hindi kailangan ng OPEX, kasi kahit nasaan ka, basta may internet ka, pwede mong magawa. Hindi mo kailangan ng opisina, ng empleyado, optional na yun. Hindi mo kailangan ng mga ganung bagay kasi pre-provide na ng company. Kapag nag-traditional business ka ba, pwede yun. Di ba ikaw lahat? So, para sa akin, yun ang pinakamadali. Kaya ako nandito sa networking. No? Kaya ito yung naging pundasyon ko. Pero meron din ako mga ibang investments na ngayon na. Kasi nandito na ako sa sitwasyon na to eh. May level of success na ako na na-achieve. Hindi ko pa kinukonsidera yung sarili ko na mayaman, na super successful. Hindi pa, malayo pa ako dun. Pero meron na akong certain level na na-achieve. Kaya tinuro rin sa akin ng mentor ko na mag-try mag-invest, ganito ganyan. Inaaral ko na mabuti. And hindi ako expert sa mga ganung bagay. Okay, student pa rin ako, nag-aaral ako. And talagang inaaral ko na mabuti. Kasi pag hindi mo alam yung ginagawa mo, matatalo ka, no? Magkakamali ka. So, yun yung ginawa. Pero nagsimula ako talaga, network marketing. Hanggang ngayon naman, nandito pa rin ako. Hindi pa naman, wala pa naman akong plano na umalis. Wala akong plano na umalis. Kasi na, para sa akin, napakaganda ng network marketing dahil dito lang ang bukod tanging industriya na kailangan mong tulungan yung mga tao sa ilalim mo na umasenso para umasenso ka din eh. Diba? So, with that being said, yun. So, doon mo masisimulan. O, alam mo na yung reason kung bakit ka nawawalan ng gigil. O, alam mo na yung process na gagawin mo. O, yun lang gagawin mo. O, diba? O, alin sa tingin nyo yung mas okay na sagot? Yung sinabi ko kanina na direct to the point na, ay, sige, magbawasan mo. Timit mo lang yung sarili mo. Alalahan mo lang reason why mo. Matira mayaman. Totoo naman yung mga yun. Diba? Or itong isunod na sinabi ko, medyo mahaba. Pero, kahit wala si upline mo, kahit wala ako, kahit wala kahit na sino dyan, kaya mong ayusin yung sarili mo. Every time na nawawala yung gigil, kasi dumating din ako sa ganyang point. Maraming beses. Diba?
tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Para kahit mag-isa ka, kaya mo. So, yun ang sagot ko. Medyo mahaba, pero at least naintindihan nyo na. So, ganun ako eh. Ganun yung way ko. Ay, by the way, hindi ko to nasabi kanina. Shit. Hindi ko nasabi kanina. Kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, kung hindi kayo agree, feel free to disagree. Wala akong pakialam at inirerespeto ko yan. Okay? Hindi naman ako perfectong tao. Hindi ko alam lahat. Ang sinasabi ko sa inyo, ang sinasagot ko sa inyo is based on my experience. Hindi ko to nabasa sa kung saan lang na libro. No, based on my experience, kung ano yung ginawa ko, kung ano yung ginagawa ko, yun ang sasabihin ko sa inyo. So, kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, di wag nyong gawin, wag nyong sundin, wag kayong maniwala. Fine, wala namang problema sa akin yan. Okay, hindi ako katulad ng mga unethical apply na helmet shield, wag kang makinig dyan, sa akin ka lang makinig, yes, apps rule. Hindi kayo ano, kasi tinuturoan kayo na huwag mag-isip eh. Di ba? Ironically, ang panloko sa atin ng mga tao is yung open-minded ka pa. Di ba ganun tayo lokohin ng mga tao sa labas? Pagdating sa networking, open-minded ka pa. Kasi ino-open-mind talaga tayo sa opportunity. Pero pagpasok mo sa networking, ikaw-close-mind ka na. Sa akin ka lang makinig. Helmet shield. Yes, upline. Di ba? So, hindi ako ganun. Malaya, tinuturoan ko kayo kung paano mag-isip. So, ayun. Alright, so tama, dami naka-relate, oh, di ba? Sabi ko sa iyo, sino na ba yung nagtanong? Sorry, nalimutan ko yung pangalan. Ayun, sabi na sa inyo, oh, di ba? Ang dami naka-relate. Nababurnout din, normal. Normal naman talaga nangyayari yun. Ay, si Maria. Maria pala yung pangalan. Normal naman na nangyayari yun sa ating lahat. Okay, tao tayo. So, pag hindi nangyayari sa iyo, baka hindi ka tao. May emosyon tayo, eh, di ba? Magkakaiba lang tayo ng tolerance sa pain. So, ibig sabihin, yung iba kayang tumanggap ng sandamakmak na rejection bago talaga ma-burnout. Yung iba, konti lang, iiyak na, balat sibuyas. Ba't iba tayo ng tolerance sa pain? Shout out kay Alejandro Torres Gallo. Alright. So, yan. Next question. May 15 minutes pa tayo. 12 minutes na lang. Ang bilis. Tingin ko lang parang 15 minutes na lang. Okay, next question. Okay, from Raymond Kyuzu, kay paano i-handle yung prospect na takot maglabas ng puhunan? Handle? Hindi naman sila hinahandle eh. Ako talaga ang ginagawa ko kasi, kaya basahin nyo yung Unlimited Prospects Handbook. Okay, talagang ito todo promote ko yan sa inyo. Basahin nyo yung Unlimited Prospects Handbook, bilhin nyo, basahin nyo, doon yung maintindihan. Kasi ang importante kasi sa inviting, hindi naman yung inviting mismo eh. Ang importante sa inviting, and same with any skills, handling objection, closing, is yung mindset mo sa pag-close, yung mindset mo sa pag-sagot ng objection, yung mindset mo sa pag-invite. Yun ang importante, hindi yung ginagawa mo. Okay, yan yung naiintindihan ng mga successful na networkers na hindi naiintindihan ng madami. Kaya yung mga successful na networkers, sa tingin nyo ba nadadown pag nare-reject? Sa tingin nyo, siguro nung simula sila. Ang tanong ko ay yung mga successful. Sa tingin nyo ba, yung mga idol nyo, isipin mo yung idol mo na apply na multi-millionaire, super sayaman, super successful. Sa tingin mo, nadadown yan pag na-reject? Yeah. Pag na-reject siya, madadown, iiyak, magdadrama. Hindi. Wala yung pakialam. I'm sure, wala yung pakialam. Next ka agad. Kasi naiintindihan niya eh. Naiintindihan niya eh. So, yun. Para sa akin, hindi yan hinahandle. Ang ginagawa ko talaga, pagka ganyan, sinasabi ko sa kanila, na-share ko naman sa inyo information, di ba? Kung sa tingin mo hindi pa rin ka panipaniwala, it's okay, kahit hindi ka mag-join, okay lang, wala problema. Oh. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko sila pipilitin. Bakit ko pipilitin? Dami-daming iba dyan. Tsaka may follow-up naman. Di ba? So yun sa follow-up, yung mga technical strategies, kung nabitin kayo, punta kayo sa YouTube, madami dun. Kompleto dun. Okay. Unlimited Prospects Handbook. Mas maganda kung panoorin mo yung video. Okay. About dyan. Okay. Welcome. Ay, bagong member daw namin. Dalil Jordan. Welcome from Oman. Lapit lang. Dyan lang sa may kanto. Okay. So, yung next question. Meron ako nakapin na question dito na bago mawala. Buti na lang nakita ko. Parang parehas lang eh. Parehas lang. From Nell Oliver tsaka Honamay. Follow up. Itong kay Nell, paano mag-follow up? Itong kay Hona, medyo mas specific. Ano yung best na pag-follow up sa malapit na mag-join yung naghahanap na lang ng pera?
tanungin mo kung kailan yung date na binigay mo sa kanya or kung kailan yung date na binigay niya, tsaka mo siya tanungin, ready ka na ba magsimula? Ganun lang. Wala namang magic na sasabihin sa kanila tapos sasali sila. Walang ganun. Ready ka na ba magsimula? Usually, ma-experience ka dyan ng scene zone or ibablock ka or hindi na sasagot sa'yo. Next! Next prospect! Diyos ko, million, hundreds of millions ang prospect sa Pilipinas pa lang. Tapos nangihinayang ka sa ilan. Diba? O yun yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ko na mindset. Kapag naiintindihan mo, hindi ka manghihinayang. Kumbaga parang halimbawa, meron kang 1 million pesos cash. 1 million pesos cash. Okay? Nawalan ka ng 1,000. Papakamatay ka na ba? O, eh, no? Magdadrama ka ba? Iiyak ka? Magwawala ka? Nawalan ako 1,000. Hindi yata para sa akin to. Di ba? Na-imagine nyo? Ay, nawalan ako ng 1,000. Shit. Okay. Iingatan ko na itong lalo pera ko. Di ba? Hindi ka naman magpululupasay eh. Yeah, hindi ka magdadrama, hindi ka mag-iiyak. So, yun yung sinasabi ko ng mindset. Kaya basahin yung Unlimited Prospects Handbook. Okay, so yun. Next question. Ano gagawin ko, coach, kasi may ano, from Dalil bagong magpa-member dun sa dalawang iniwan ko na company. Yung isa encode na sa Sunday, yung isa naman ready na to pay. Paano ko sasabihin nag-quit na ako? Nakahanap ng ethical na. Ito, pag ganyan, kausapin mo lang sa kanila, sabihin mo lang sa kanila honestly kung ano yung nangyari. Huwag kayong mag-isip na, ito kasi yung iba, nag-iisip eh, papaano hindi sasama yung loob nila, papaanong hindi, ano, pagdating dito, sa, to, kaya nga sinasabi ko na kanina, ina-advise ko kanina, na before ka mag-decide ng ganyan, nakausap mo na dapat sila. To show some ano din parang respect din kahit papano sa kanila and para hindi masira yung relationship at tiwala. So kaya ako sinabi to sa inyo kasi ayaw akong masira yung relationship natin eh. No, hindi niyo kailangan sumama sa akin, hindi niyo kailangan na sumbay. Okay lang eh, kung ano yung kaya kong maitulong sa inyo kahit nandiyan kayo sa kumpanya na yan. Gagawin ko na lang since ako naman yung reason kung bakit kayo napunta diyan. So, take responsibility nila. Kung sumamalob nila, magalit sila sa iyo, at least nasabi mo na yung dapat mong sabihin. Yun talaga yung decision. May mga consequences talaga yan eh. May mga consequences talaga. So, ganun talaga. Tanggapin nyo na yung mga ganung bagay. Kasi nag-decide kayo may mga consequence yan. Okay, so, kaya nga din, di ba, sinabi ko sa inyo, huwag kayo mag-decision base sa emotion. Kasi most of the time, hindi nyo naiisip yung consequence ng gagawin nyo. Ang gagawin natin, lahat tayo naka-experience ng ganyan. Okay, so yun. Meron pa ba? Okay, from Rolly. Okay, I think last question na to. Oh, 8:54 na yun. Okay, tingnan natin kung ano. May tanong po ako, Sir Gal, yung upline ko medyo minamaliit ka sa mga guests mo, parang pinapahiya ka. So, okay, ito yung tanong ko dyan. Sure ka ba na ganun talagang intention niya? Kasi baka ikaw lang yung nag-iisip niyan. Kasi hindi ko alam yung side ni apply mo. Hindi ko naman naaalamin para makapag-save ng time. Pero isipin mo muna nung mabuti kung talaga bang pinapahiya ka niya or ikaw lang nakakaramdam ng ganun. Pero try mo rin, kung may ibang tao nakakakita, try mo itanong sa kanila. Hindi parang pinapahiya ako ni apply. Pag sinabi lang, ha? Hindi. Anong pinapahiya? Ibig sabihin, pag marami silang nagsabi na hindi, ikaw lang nag-iisip ng ganun. So, ayusin mo yung sarili mo, ikaw may problema. Pero kapag may ibang mga tao rin na nagsasabi na, oh nga, parang pinapahiya ka nga, iba nga yung dating. Hindi, kausapin mo na. It's either kausapin mo yung upline mo or kausapin mo yung mas upline sa kanya. Huwag kayong matakot, hindi yan pagsusumbong or whatever. Kung mali yung ginagawa niya eh. Kung sumamaloob mo sa akin, wala akong pangilam. Kung ako'y nasa sitwasyon mo, Rolly, at talagang na-confirm ko na talagang ganun nga, na pinapahiya nga ako, at kasi na, tinanong ko yung iba eh, baka, kasi, ito yung pala, bakit ganun? Yun na yung training ko sa sarili ko every time, na pag may pangit na nangyayari sa akin, tatanungin ko muna, ano yung maling nagawa ko? Ano yung problema sa akin? Hindi ako sisisi kaagad, eh kasi siya negative, eh kasi siya ganito, eh kasi siya ayaw niya, eh kasi...
Loser mindset yan eh. Okay lang, lahat naman tayo nagsimula sa ganyan. Ganun din ako dati. So, ang winner mindset is take full responsibility muna. Ako muna. Hindi kaya ako lang nag-iisip nun. Hindi naman talaga ako pinapaya. Kumbaga, siguro ako lang nag-iisip nun. Or yun, kung ako lang, kung hindi ko siya ma-confirm, itatanong ko sa ibang nakakakita, nakakarinig. Di ba ganun? Or kung hindi nila nakikita, ikukwento ko sa kanila, ganito kasi yung nangyari. Yung na walang bias. Kasi ang mangyayari dyan, may bias yan eh. Di ba? Yung ikukwento mo is yung pabor sa conclusion mo na pinapahiya ka. Hindi, walang bias. Ganito kasi yung nangyari, sinabi niya ganito, tapos ganito yung pagkakasabi niya. Hindi ba sa tingin mo parang, pakiramdam ko kasi pinapahiya ako eh. Ah, hindi naman ganoon. So yung mga tatanong mo syempre yung may mga ano, may mga nasa same ano mo din, same level, I recommend no yung mga kapwa mo networkers din or mga uplines or mga successful na pwede mong matanungan or may mga result. Di ba? So pagka na-confirm mo na siya talaga yung may problem, di ba? It's either yun nga, kausapin mo siya, kausapin mo yung mas upline. Kung ako kasi hindi naman ako natatakot sa ganyan, sa mga confrontation, healthy confrontation, hindi ko naman siya aawayin. Kakausapin ko lang siya sa isang gilid. Upline, pwede ba kita makausap? Kasi pakiramdam ko medyo ano eh. Parang napapahiya ako dun sa guest ko dun sa sinasabi mo eh. Pwede siya na-upline kasi ganun yung nararamdaman ko. Sana wag mo na lang mabanggit yung ganun. Kung talagang totoong leader siya na ganun, kung talagang totoong leader siya, sabihin niya, magsusorry yan. Kung hindi, kung ma-pride yan, diba? Hindi, pinapahiya. Sinasabi mong pinapahiya. Mag-ano pa yan, mag-defensive pa. So, kung ganun. So, basta ang isipin mo na lang paano mare-resolve ang problema, hindi yung problema itself. Okay? Yun ang isa sa mga pinaka-importante pagdating sa problem solving. Yung solving. Hindi yung problem. Okay? Solusyonan ko ano yung problema. Ayaw pa rin niyang baguhin. Sabihin mo na sa upline mo. Eh, no, ngayon, kung isipin niya nagsusumbong ka, eh, ano, ginagawa mo yung ganung ano, yung maling bagay. Eh. Anong gagawin ko? Totolerate ko? Diba? Tatanggapin ko or humiwalay ka na lang sa kanya. Marami kang options. Hindi na lang ako sasama sa kanya. Ako kakausap ng guest ko. Hindi ko papakausap sa kanya. Dami na mga solusyon eh. Okay, so yun. Time's up na. I hope marami kayong I hope marami kayong natutunan. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagot na message. Bawi na lang next week. Okay, so set kayo ng reminder every Friday at 8 PM Philippines time. So para kayo yung mga unang nagtanong. Ayun, marami kayong natutunan. So pagdating doon sa Unlimited Prospects Handbook, makikita nyo yung link. Ayan, may na-undab dito na letters, na words pala. Or sa description nitong video na ito. Sa description ng video na ito, marami kayong makikita ng mga links doon ng mga additional training na makakatulong sa inyo. So kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.